Magandang hapon at ito ng update natin dito pa rin sa binabantayan natin si Tropical Storm Auring. As of the 5 PM bulletin na inisyo natin ngayong araw ng Sabado, February 20, 2021. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, ito pa rin yung kaulapan na dala ng ito pa rin yung bagyong si Auring na halos lumiit na lamang at yung sentro nito ay lumalapit dito pa rin sa makapal na kaulapan na dala pa rin yan ng northeast monsoon at itong ating tail end ng frontal system. So ito ngayon yung binabantayan natin dahil posible yan magdulot ng mga pag-ulan dyan pa rin yan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at dito sa may Northeastern Mindanao. So patuloy pa rin ang pagbugso ng amihan dito pa rin yan na nakakapekto sa Luzon at Visayas area. Si Tropical Storm Auring ay bahagyang humina at may taglay na naman ng hangin na aabot ng 65 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na pwedeng umabot ng 80 kilometers per hour. Kaya ng alas 4 ng hapon, natitin natin nasa layong 440 kilometers east-southeast ng hinatuan Surigao del Sur. At ito ngay kumikilos na ng pa-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So still, tinatahak pa rin niya itong area dito sa may karaga pa rin ng ating nakikita dadaanan niya at medyo umangat na nga lamang ng konti. So by tomorrow afternoon, ito ay tinatayang nasa layo ng 145 kilometers east ng Surigao City sa may Surigao del Norte. So nakita natin, so lalapit siya, bahagyang umangat yung track at hindi na tinatahak itong Surigao area. Ngunit dito na lamang yan sa may dulong hilaga, ay sa dulong bahagi ng Dinagat Island. By Monday, ito ay nakita natin, dadaan yan between Southern Leyte and Dinagat Island at pagdating dito, dadaan sa may Visayas at inaasahan natin na magiging isa na lamang low pressure area. Dahil sa interaction niya dito sa kalupaan at malakas na vertical wind shear, dala pa rin yan nung pagbugso ng ating amihan. So by Monday afternoon, ito ay nasa layo ng 60 kilometers southwest ng Romblon. Sa ngayon, nakataas pa rin ang mabala ng bagyo bilang isa. Dito sa may Masbate, which includes Kataingan, Kawayan, Dimasalang, Esperanza, Palanas, POV, Corpus, at Placer. Ito yung nadagdag sa signal natin over Luzon area. Then, nakataas pa rin ang signal natin sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor. Ito, nadagdag ang Negros Occidental, which includes yung mga city, mga lugar ng Bacolod City, Bago City, Cadiz City, Calatrava, Enrique B. Magalona, Escalante City, Manapla, Murcia, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, Silay City, Talisay City, Toboso, at Victoria City. At sa Mindanao area naman, nakataas pa rin niya sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Nawala na ngayon signal dito sa may Lanao del Norte at Lanao del Sur kasama na Misamis Occidental dahil sa ating bagong track ay halos umangat ito ng bahagya. So hindi niya na maapektuhan itong kanlurang bahagi ng Mindanao. So ngayon, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa mga baybayin ng Luzon, baybayin ng Kabisayan, at ang hilagang baybayin ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin natin pinapaalalahanan ng ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaw sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. So ngayon, ano ang ating ine-expect in terms of rainfall? Ngayong gabi ay nasampan natin itong light to moderate wind at times heavy rains. Diyan na lamang yan sa may Caraga at Eastern Visayas. Then by tomorrow, inaasahan natin, by tomorrow, moderate to heavy rains naman ang inaasahan dyan sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Eastern Visayas kasi base sa ating forecast track, ito na yung time na magkakaroon na siya ng close approach dito nga sa may Dinagat Island. Then light to moderate wind at times heavy rains naman ang inaasahan natin sa Northern Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, and the rest of Visayas and Caraga. Ito na yung pinagsamang epekto nitong ating northeast monsoon o yung bugso ng northeast monsoon, tail end ng frontal system at itong ating bagyong si Auring. So by Monday, inaasahan na natin ang mga pag-ulan pa rin may light to moderate wind at times heavy rains dyan sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Cagayan, Isabela, Aurora, the southern portion of Quezon,
dahil pa rin niya sa pinagsamang epekto nung posibleng paghina nitong si Bagyong Auring at itong ang malakas na bugso ng ating shoreline o yung ating tail end ng frontal system. Sa ngayon, nandun ang focus natin sa mga pag-ulan, lalo dyan sa Kabisayaan, dahil nga may malakas pa rin epekto itong ating shoreline na pwede magdulot nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat ng ating pinapayo sa mga kababayan nating naninirahan sa mga mabababa at mga landslide prone areas. In terms of intensity and track, inaasahan natin ito ay kikilos na, patuloy na kikilos pa northwest hanggang sa matapos ang ating forecast period. Then, inaasahan natin na posible ito mag-landfall pa rin dito sa Dinagat, Homonhon, Leyte area by Sunday evening or Monday early morning na. So, mas late na ng konti ang landfall natin kasi inaasahan nga natin ay na may kabagalan pa rin ito dahil nga nag-relocate ang kanyang sentro dahil doon sa paghabol niya doon sa convective o yung sa makapal na ulap. Then, it will likely, after the landfall ng Monday early morning, ito ay babaybay ng Visayas at Mimaropa area. So, same track pa rin tayo. Ngunit, ang scenario na natin ngayon ay posible itong humina after 48 hours. Then, further weekend to low pressure area by Monday due to the significant interaction dahil nga doon sa mga kalupaan at itong persistent vertical wind shear nga dahil sa pagdaan nga nito sa may Visayas area.